Well, number one, hindi ko makakalimutan is Loren Jogi. When something happened before na after my first Best Actor Award, some people thought, and some producers and then some people in the industry thought that suddenly I was actually asking for double, triple talent fee, and then may mga tidbits na medyo parang mahal na daw ako, per sequence daw ako, may mga ganyan. And si Loren Jogi kasi yung unang kumuha sa akin because he wants to prove them wrong. And then after that, nung pagkatapos ng isang project, sabi niya sa akin, well, sabi ko na nga ba mali yung naririnig ko. And then after that, kinuha niya na ako sa lahat ng projects niya sa TV, Calvento Files and all. So nagtuloy-tuloy na yun, kinuha niya na ako sa mga films niya. And then bumalik yung... Kasi isipin mo, after my Best Actor Award, biglang nawalan ako ng project because of those nasty mga kwento-kwento na hindi naman totoo. And sabi nga nung ibang mga kaibigan sa showbiz, baka raw ginawa lang yun para hindi ako tuloy-tuloy makakalat. Because I came from theater, so maybe ginawa yun para na hindi raw ako makadiretso kagad sa mainstream. But somehow, katulad nga ni Loren, nag-take chance siya. And that was really good because yun pala si Loren, mula pagkabata ko na nag-perform ako sa CCP, during those times, nag-usher naman siya sa CCP at napapanood niya yung mga shows ko. Kaya sabi niya, I cannot imagine that John will be this person na parang hindi yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Last question. Sobrang, for me, sabi ko nga lagi, Loren Jogi is my living hero.